Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Ayala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper. Nicole Ayala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang maganda 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 morning, Luzon, Visayas, at Mindanao Metro and Mega Manila. It's a feel good Wednesday. Hi partner. Hi partner. Akala ko may magbibigay ng pera, gumanon ako kanina. Hindi nagpapa-bless siya pari yan. Akala ko pa naman may biyayan dadating. Oo nga. Sabi ko grabe naman kung kailan naman na kung kailan naman ang holiday, ang iksi ng palda ko sa kami dadalaw na pare. Good morning po, Father JJ Bautista. Oy, yan. Si Father JJ Bautista. Magandang umaga, parish, Father. Parish priest namin yan sa San Isidro Labrador Parish in Pasay Taft. Ayan. Nako, magbe-bless na po kami. Akala ko kasi kanina mag-aabot ng pera. Gumano na. Naramdaman ko nga kanina kasi pinaupo ka na si Father. Naku, manghihingi agad. Ayan, si Father JJ. Kasama niya si Jonathan and si Matthew. Hi, ayan. Jonathan and Matthew. Welcome to Love Radio. Correct. Kanina, balak nila partner, makinig lang ng tambalan sa labas ng station natin, di ba? Sayang so, naman, na. Kaya doon. Nga eh, kaya alam mo na, tinawagan ng mga dapat tawagan, yan, oh. Para makapasok sila, ganyan. Sabi ko, wala silang dalang box card, pero alagad sila ng Diyos, nakakaya naman papasukin. Yun ang linya ko, ay yung pinapasok. Sabi ko ganito, gusto nyo ba bawas ligtas point sa langit? Yun lang naman ang question ko for today. O ayun, partner, pinapasok na lang. Oh, kasi may there's always an exemption to the rule. Well, welcome to the Philippines. Uy, bago na yung slogan ng DOT. Ay, ano na ngayon? Ay, dapat alam mo kasi nangangarap tayong maging endorser ng DOT, di ba? O, di dapat. Kung tayo ng endorser, di lalo nating papalaganap. Correct. Pa, diba? At parang bagay na bagay sa atin bilang nga tayo ay from Love Radio, di ba? Love the Philippines. Yan. Ang ganda, no? Yan ang bagong slogan natin. Ano, perfect talaga for tambalan. Perfect na perfect, di ba? Love the Philippines. Kahit na there's an exception to the rule. Hindi, there's so much to love about the Philippines. Sa totoo lang din. Oo naman, diba? Ilang araw natin pinag-uusapan ng tungkol sa, di ba, binibida ng Pilipinas. Tama. Yung mga magagandang lugar sa Pilipinas. Di ba, yung mga meron tayo dito na wala sa ibang bansa. Saka alam mo, ewan ko, pansinin mo, partner, kapag ka merong mga pageant, ang daming gagandang Pilipina. Totoo. Ganda. Ano ito? Grabe talaga. Kaliwat kanan. Kung gusto mo nga, ano yung sabi niya, si Ellen DeGeneres ba yung nagsabi nun? Na kung gusto mo nga. Si Aling Tacy. Si Aling Tacy ng tahanan pala. Sorry, kala ko foreign, di ba? Di ba si Ellen DeGeneres yun, di ba? Yung nagsabi na kung gusto mo nga mag-fish ng mga magagaling na singers, pumunta ka sa Pilipinas. Kasi kahit saan, yung mga lasing na nagbi-video, okay. Diba? Yung wala nga. Recently meron ako nakita na nagtitrend na video. Yung isang meron siyang kapansanan partner tapos nagbabusk siya. Kumakanta siya sa labas ng mall. Tapos apakagaling talaga. Talagang dito sa Pilipinas napakaraming magagaling na singer. Totoo, ang gaganda yun ng mga babae. Diba? Ang daming mga lalaki naging magandang babae din. Nung naging babae, naging maganda din sila. Ang ganda. Kaya naman love the Philippines. Mababango ang Pinoy. Ay, oo din, mabango ang mga diba, Pilipino. Malinis sa katawan. Correct. Ang hilig-hilig po nating maligo. Yes. Diba? Porque sagana nga tayo sa tubig. Diba talagang mayat-maya tayong maligo. Tama. Yun yung talaga tayong mga tao mismo. Iba tayo eh. World class yung talent natin. Pang malakasan po tayo. Diba? Tama yung binanggit ni Parnie nung nakaraang araw eh. Kaya maraming Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Tama. Kalat-kalat tayo kasi ganun tayo kagaling. Eh. Correct. Diba? Hinahanap tayo eh. Yes, yung talent natin. Yung hinahanap, yun yung amoy natin hinahanap sa atin yun. Na yung pag-aalaga natin, yes. Yung attitude natin, correct. Yung good values na meron tayo. Kala mo babait ang mga Pilipino. Alakas naman makamarites!
Hindi, syempre, kunyari, nakikinig ang DOT. Hindi, hindi so, syempre, gusto sa atin maging, maging marites. Sa bagay, hindi mo na kailangan ng, kumbaga, kung pagdag-hire ka ng Pilipino. Hindi mo na kailangan manood ng TV. Yes, hindi mo na kailangan ng CCTV. Si Aling Marites sa kanya na mula ang mga bali-balita. Hindi, pero napakaganda po ng Pilipinas. There's so much to love about the Philippines. Totoo ka dyan. Di ba binibida nga natin, napakaraming ano dito eh. Dahil tropical country tayo, partner, di ba? Ang dami mga halaman sa atin na dito lang tumutubo. Tama. At wala sa ibang bansa. Pero sa atin, dito sa atin, binabaliwala lang natin. Halimbawa, yung mga herbal plants natin. Tama. Yung mga tawa-tawa, tinatapakan lang natin yan. Pero wag, di ba, ang dami nagpatunay niya na talaga nakakabab, nakakatulungin sa ano, sa, di ba, sa dengue. Sa true. Di ba, yung mga oregano, di ba, tinatapak-tapakan wala lang natin. Wala ba yan sa ibang bansa? Feeling ko wala. Hindi tayo sure kung paniniwalaan tayo kasi diba, ano bakit wala pa lang oregano sa ibang bansa sa bakit sabi ni Chuper feeling niya daw I'm not sure kung meron sa Canada noon sa bagay diba sa tropical countries lang meron yan correct eh. Alam mo sabi nga daw nila kung i-compare mo talaga yung weather dito talaga sa Pilipinas pinakamaganda diba sa tropical country hindi ganun ka lamig pag malamig na malamig sakto lang diba sakto na masarap. Totoo. Diba? Tapos kapag ka mainit, saktong pwede namang ano, pwedeng tiisin, 'di ba? Kaya ta totoo. Kaya nating indahin yung weather natin, umulan o umaraw. Alam mo good side and bad side 'yan eh. Alam mo kung bakit kung mapapansin mo maraming pagalba pumunta ka sa ibang bansa na medyo extreme yung weathers. Mag-iisip ka bakit kaya parang walang homeless dito. Yes. Parang walang nasa kalsada, walang natutulog sa labas. Kasi hindi nila carry. Oo, ikaw ba naman? Lamig, winter, di ba? Maglagay labas ka ng bahay-bahay sa gilid ng kalye. Correct. Hindi nila kaya yung weather eh. Dito sa Pilipinas, kaya maraming homeless. Wala lang, isang ano, come to think of it, kaya maraming homeless kasi ang ganda ng klima. Kayang tiisin yung weather. Kahit saan ka maglagay ng may bubumba, pwede mong gawing bahay. So, well, bawat naman talagang lugar may good side and bad side. Ang importante lang naman talaga is you find where your home is, where your heart is, di ba? Totoo yun. Kung saan ka talaga truly masaya. Napanood ko nga kahapon, nakalimutan ko lang yung title ng pelikula, pero video niya, ang setting niya, ay yung pelikula, ang setting niya ay sa snow. Doon umikot. Ang nai-imagine ko habang pinapanood ko yun, ang ganda sa picture, ang ganda sa video, ang ganda sa mata. Yeah. Pero ang laki ng problema nila. Oo. Kanyari, nagkaroon ng ng problema, natrap yung kasama mo, hindi nila alam kung saan kukunin. Lahat all white eh. Naka-cover. Oo. Tapos naghahanap na sila, hindi pa sila makatagal. May oras lang yung paghahanap nila sa labas kasi hindi kaya ng katawan nila na mag-stay outside. Totoo yan, partner. Oo. Yung sobrang lamig, hindi ko alam. Of course, yung mga iba, nasanay na sila eh. Kumbaga, nakapag-adjust na yung katawan nila. Kasi natandaan ko dati nung pumunta kami sa Japan. Japan lang yun ha. Doon sa isang ski resort. Ang temperature is -3 degrees. Oh. Hindi ko talaga makakalimutan, partner. After a while, nung una ang saya. Ang grabe snow! Ano tayo dito? Picture, madami! Ganyan, diba? Nag-ano pa ako. Kay. Correct, nakaporma mga boots, ganyan. Yes. Tapos ano pa ako, magandang araw. Nandito po ako sa Mount Fuji, Kineme Latik. Tapos after siguro mga 45 minutes, partner, sabi ko sa'yo, yung hawak ko, nabitawan ko. Tapos parang nawala ako sa ulirat ko. Parang nakalimutan ko lahat ng utang ko. Ganun. Ay, maganda pala ang dulo. Oo, sabi ko, ay maganda dito. Kung maganda gusto mo kalimot ng utang, punta ka doon. Hindi, pero literal, partner, talagang naramdaman ko na yung nag-float talaga ako, promise. Yung parang kinukuha ko ni Lord, pero parang nagpipigil si Lord. Hindi, parang sabi ganun. Sabi mas manda mo yan. Hayaan natin magbagong buhay muna. Magbagong buhay muna yan. Ibalik, ganun. Pero may feeling talaga ako, partner, na nakalutang ako. Yung parang nawala yun. Hindi ko alam kung anong condition ang tawag doon bukod sa hypothermia. Pero yung brain ko, literal, dati na siyang umaalog. Umalog siya lalo. Parang wala talaga siyang laman, di ba? Parang parang na-lost talaga ako. Ganun. Correct. Tapos yung anak ko, si Princess, that time was 3 or 4 years old. Mm-hmm. Tapos bigla na lang parang hindi na rin siya masaya. After mga 45 minutes, sabi niya sa akin, Mommy, I want you to go back to Laguna where there's plenty of sun. Ganon. Tapos niyakap ko talaga siya, partes. Nanginginig talaga ako. Saghanap talaga
talaga kami ng heater. Tapos doon ko talaga na-realize na mamamatay talaga ako sa malalamig na ano, na mga lugar. Eh ano ngayon kung sa malalamig na lugar, nakasara yung mga butas ko sa mukha. Eh kung eh kung lutang naman ako lagi dahil di ko kaya yung lamig, di ba? Hindi lahat ng tao kayang tiisin ang sobrang lamig. Kaya mas meron tayo dito sa tropical country, di ba? Kaya nating tiisin ang init, kaya nating tiisin ang tag-ulan, panahon ng taglamig. Tama. Diba? At kaya rin natin tiisin ang taghirap tsaka tagyawat, di ba? Kaya natin. Ganyan tayo kaya naman. Department of Tourism, Bicanaman dyan. Love the Philippines. Kita mo na, hindi pa nga, wala pang ang pirmahan ng kontrata. Ang dami na nating nasabi. Wala pang script na pinoprovide yan. Itong malupit dyan, hindi pa dumaan sa mga account executives namin. Direkta na. Direct client, gano'n. Gumagawa ng deal agad. Hindi. Pasample pa nga lang ito eh. Diba ito sa mga naghahanap ng mga endorser, kita mo na ito, wala pong script yung mga ginagawa namin. Walang spiel. Anong pag-uusapan nila tungkol sa Pilipinas? Correct. Wala. O sa amin, may kasamang paninira na ibang bansa. Saan ka nakakita ng endorser na gano'n? Ay, wala. Inap mo yung Philippines pero sinira mo ibang bansa. Oh. Tambalan lang yan. Oh, kita mo na. DOT, baka naman dyan. Charot. Uy, hindi, pero mataal, alam mo ko ikaw ay isang masugid at tunay na tambalanista. Alam mo talaga na ang ano, na ang tambalan eh matagal na pong pangarap 'yan na maging endorser ng ano, ng Department of Tourism. Although dati nagkaroon tayo ng endorsement niyan, pero ano lang, short time lang, short period lang yung nangyari. Ay bakit? Wala bang bayad? Hindi ko alam, parang mga dalawang buwan lang, tatlong buwan. Dapat po yearly ang contract para parang mas feel ganun. Para mas may impact. Diba ganun naman yun? Hindi, tsaka dapat may kasamang tours. Kasi kumbaga, halimbawa, ano yung sinasabi mo, yung Tubataha Reef, diba partner? Ano, kwento lang ang lahat, hindi naman nakita talaga in person. Paano yung kikwento ng maganda kung hindi naman naranasan? Tapos ano, ulit-ulit lang kami sa mga napuntahan namin, Bohol, Cebu, kawawa naman yung mga ibang lugar. Intramuros, Rizal Park, ulit-ulit. Diba? CCP Complex. Ayan, kaya hindi tayo kukunin, partner. Ang dami na nating demands ngayon pa lang. De, pero bottom line, nabasa ko lang kasi kahapon, di ba? Love the Philippines. Perfect. At, ang ganda, you know, ng line. Ang ganda. Plus, love is for love radio, di ba? And love, di ba, is a very, 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 very big term na totoo. Talagang ano, very applicable sa lahat. Totoo. Yeah. Loving your own, napaka-importante nun. Doon naman kasi magsisimula eh, di ba? Paano ka magmamahal ng iba kung ang sarili mo hindi mo mahal? Sabi nga, you cannot give what you don't have. Ganun diba? Yun. Perfect diba, ng liner. Lagi nating sinasabi yon. You cannot drink from an empty cup. You cannot give what you don't have. Mm. Diba? Kaya naman, in order, ito po ay isang paalala po. Magjo-jump lang ako ng kaunti. Babalikan ko to. In order para po yung isang household ay maging maayos, maging masaya yung mga anak, mga magagalang, it's important that the wife is happy. Connect na connect ka. Oo, iko-connect ko talaga. Kasi ganda, kasi nga, you cannot give what you don't have. Kapag ka ang misis ay hindi masaya, paano siya makakapagbigay ng pagmamahal sa kanyang asawa at anak? Kaya misis, malapit na ang araw ng sweldo, add to cart na. Charot. Hindi, pero ano, ang ganda talaga ng loving your own. Yung sinasabi yung loving your own, loving yourself, di ba? Sabi nga sa kanta, luman-luma na. Hindi namin alam kung naabutan ninyo. But loving yourself is the greatest love of all, sabi daw. Pero syempre, dahil may pari dito, God's love is the greatest love of all. Okay. Oo. Parang ano, parang naramdaman ko sa aking bombastic side eye na gumalaw ng konti si Father. Self-love love versus... Umaalma. Self-love love versus God's love. Syempre, God's love tayo, Father. Sorry, Father. Minsan sa sobrang kakausap ko dito kay Chuper, ang mga tao nakakausap ko, partner, o kaya ganun, kabisyo. Si Ren yung asawa ko, partner. Lalo sasabi ko sa kanya, uy, kabisyo. Pakikuha naman ng sandok. Diba? Sasandok ko ng sinigang. Ewa, ultimo kasal ko, nagbibigay ko ng message, sabi ko sa asawa ko, partner. Sa true. Nakalimutan ko, asawa ko pala katabi ko, hindi kasal, si Nicole. Nung kasal ni Chuper, edi syempre, di ba, meron po mga video doon. Mas marami pa po kaming picture, dalawa. Kaming dalawa together. Versus yung family niya. At saka versus yung as-missis niya.
So, pasensya na po kung halimbawa nasa simbahan ako, tawagin kitang partner. Tawagin kitang kabisyo. Oh, tawagin kitang kabisyo. It is not out of this. It is not because of disrespect. It is because gabi, almost 20 years na kami magkasama nitong partner ko na ito. Hindi, pero syempre nakita ko talaga in my bombastic side eye. Sabi nga ng anak ko eh. Pagka daw, di ba pwedeng side eyes? Hindi, bombastic daw. Kapag may irap o kaya may tingin sa gilid na ano na medyo matalim, bombastic side eye ang tawag dyan. So nung nagbombastic side eye ako kay Father, naramdaman ko talaga yung sinabi niya yung self-love, tapos syempre God's love natin. And then syempre naman wala nang tatalo sa God's love, diba? Alam naman talaga natin yan. Nako, maraming salamat dun sa lahat ng mga kabisyo nating nasa Facebook Live. Gumising na maaga kahit hindi kailangan gumising na maaga kasi holiday today. Ayan. Thank you po. Namnamin nyo lang na habang nasa kama kayo pero nanonood kayo sa inyong mga cellphones. Pero yung mga nasa labas ng bahay ngayon, di ba kailangan may gawin pa rin kahit holiday. Correct. Ingat po kayo sa inyong paroroonan. Tama. At nakikinig naman sila kasalukuyan sa radyo dahil nasa mga kotse nila sila. Yes. Salamat. Sana all may kotse. Di ba? Alam mo, dapat yung daming ipagpasalamat. Minsan nagre-reklamo tayo, ay naku, bakit ganun? Holiday, walang gagawin. Ang swerte mo, may wala ka rin gagawin. May mga ibang tao na wala silang choice kundi madaming gawin. Diba? At ikaw naman nagre-reklamo, ay naku, ang daming gagawin. Pero diba, ang swerte mo, may trabaho ka at marami kang gagawin. Tama. Diba? In other words, matuto tayo mag-appreciate ng mga bagay Correct. Na meron tayo. Tama. Attitude of gratitude. Yes, mga always. Natin, syempre diba? Naman, there's a father in the booth. O siya mga kabisyo, muli ako po si Nicole Ayala. At ako naman si Gambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala. Una, magdasal ka para mabuhay ka. Pangalawa, mag-toothbrush ka para mabuhay naman iba. Yun! Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Ayala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper. Nicole Ayala! Mula sa mahiwagang Burnay, ang kwento. Itago nyo na lang ako sa pangalang May, tambalanista since 2007. May dalawa akong anak pero hiwalay sa tatay nila since 2009. Nadiskubre ko kayo dahil yung kasama ko sa trabaho, tambalanista din. Through the years, stress reliever ko ang programa ninyo kapag hirap na ako sa buhay. Sumulat ako para ibahagi ang aking love story. Nakilala ko si Win dahil yung kasama ko sa trabaho, karelasyon yung kasama ni Win sa kulungan. Tuwing nag-video call yung katrabaho ko at boyfriend niya, laging sumisingit si Win at tinatanong ang FB account ko. Binigay naman ang kasama ko pero nang nag-message request siya, hindi ako nag-reply. Hindi ko naman kasi feel magkaroon ng boyfriend na bilanggo. One Sunday, may dumating na bisita yung boss namin. Hindi kami makatulog ng kasama ko sa trabaho dahil nagiinuman sila. Naghanap na lang kami ng pwede naming tawagan sa messenger at guluhin. At naisipan kong tawagan si Win. Magaan na naging kwentuhan namin. Kinuwento niya kung bakit siya nakulong and I felt his honesty. We also discovered that we are alike in so many ways. After that call, naging kami. Hindi pa kami nagtatagal, nagsimula na akong magduda. May mga tanong kasi ako na parang iniiwasan niyang sagutin. Hindi din niya friend sa FB yung pamilya niya. Tingin ko, may ibang FB account pa siya.
Ipinagbabaliktad ko ang pangalan niya at may nakita nga akong ibang account niya na babae ang profile picture. May mga picture siya doon na may kasamang babae. Kaya naman pala mommy ang gustong itawag sa akin para hindi siya mahuli. Kaya din pala nagla-log out tuwing 6 p.m. dahil may Bible sharing daw. Yun pala, yun ang babe time niya sa isang babae niya. Chinat pa nga ako ng girl at tinatanong kung kilala ko daw ba si Win. Sabi ko, si Win ang tanungin niya. Ang dami ko ng problema sa buhay, dadagdag pa sila. Humingi ng tawad sa akin si Win. Pinatawad ko naman at naging kami ulit. Palagi kong sinasabi sa kanya na ayusin niya na yung buhay niya. Sabi ko magdasal siya at humingi ng tawad. Hilingin din niya sa Diyos na makalaya siya. At kapag nangyari nga at nakalabas na siya ng kulungan, huwag siyang mang-aagrabyado ng kapwa at mamuhay siya ng tahimik at payapa. 15 taon ang sintensya ni Win. Pero nung 13 taon na niya sa kulungan, noong June 3, 2022, pinalaya siya. Umuwi muna siya sa pamilya niya and after a month, pinuntahan niya ako sa Manila. Tinulungan ko siyang maglakad ng requirements para makahanap ng matinong trabaho. Isa na siyang licensed security guard ngayon at nakakatuwang makitang pinanindigan niya ang mga pangako niya sa Panginoon. Minsan talaga may mga taong naliligaw ng landas. Pero sana, kapag nakikita natin na willing naman silang magbagong buhay at magsimula ulit, huwag nating pagkaitan ng pagkakataon. Many times, a second chance is all they need. Salamat Nicole and Chris for reading my letter. Ang inyong tambalanista, May. Hello sa iyo, May, na napakalaki ng puso at napakalaki ng pangunawa sa buhay-buhay, 'di ba? Kasi hindi lahat ay ganyan mag-isip. Yes. 'Di ba? Yung mga iba, they're already stuck with the mindset na masamang tao 'yan. Dating ganito 'yan. Naku, hindi na magbabago 'yan, 'di ba? Pero itong si May na may napakalaking puso at napakalaking pangunawa sa buhay, 'di ba? Pinipili na magpatawad. Tama. At pinipiling bigyan ng second chances ang mga tao. Hindi ba very delikado good 'yun pag lumalaki yung puso? Ha? Hindi ba delikado? Medyo delikado din. Pa-check up ka din, May, paminsan-minsan. Kasi delikado din talaga enlargement of the heart. Oo, kasi baka mamaya lumaki pa yan kesa sa lungs mo. We're so concerned. Sarap. Di ba ang laki ng puso ni May, partner? Oh, agree ako at saka doon ng pangunawa. Parang ang lawak ng kanyang pangunawa kasi hindi lahat ganun eh. Tapos parang wala pa tayong narinig sa kanyang paglalahad ng kwento. Wala pa tayong narinig na yung inisip niya yung sasabihin ng ibang tao. Diba? Parang gano'n na. Yes. Hindi siya naging issue. Parang naisip ko pa nga, ang issue niya ba dito is, ano na lang kaya ang sasabihin ng mga magulang ko, ng mga kaopisina ko, ng mga kapatid ko. Diba? Parang walang gano'n eh. So, it means kung meron man, she doesn't care. Diba? Correct. Ang mahalaga sa kanya, ibinibigyan niya ng second chance ang isang tao na gusto naman talagang magbagong buhay. Ang sarap nun, no? Ang sarap nun na yung ganong klase ng emosyon sa sarili at ang sarap din dun sa taong pinaglalaanan mo ng pagmamahal na yon, mm-hmm, nung puso na yon, which is in this case, si Win. Diba napakaswerte correct ni Win, nakatagpo actually siya ng isang May, mm-hmm, na malaki ang puso. Yes. And dun sa tao namang nagtataglay ng kalakihan ng puso, mm-hmm, masarap din po yun eh. Diba? Diba? Nakakakuha tayo ng happiness. Kapag malaki ang puso, ibig sabihin, meron kang sakit. Inis mo kasi kung magjo-joke ka ako. Huwag ka nga. Ikaw kasi nag-umpisa.
Inisip ko kung dediretso ko seryoso, mag-joke ulit ako. Literal ka kasi. O ito doon na natin yung pagiging literal mo. Kapag ka may malaki kang puso, meron kang sakit. Meron kang sakit. Oh, ne. Figurative yan. Pag malaki ang yung puso. Diba? Diba? Meron kang ano, pagmamahal sa iba. Yan. Ako, mahirap pala malaki ang puso. Babaero ka. Iba uri yung pag-intindi. Maraming space para sa iba. Nakaka-nervous. Wag na nga yung malaking puso. Parang mali yung... Babaguhin natin. Oo, baguhin natin. You have an understanding heart. Pwede ba yun? Parang medyo hindi siya masyadong gamit. Oh, mga bago siyang pauso, understanding heart. Hindi. Pusong marunong umintindi, di ba? Marunong umintindi. Pusong malawak ang pag-intindi at pang-unawa. Isipin mo yun, may ganun ka. Di ba? Ganun. Huwag nalang malaking puso kasi talagang, ang dami talagang ano, negative dun sa malaking puso. Erase. Parang maraming kolesterol na yun. Parang ang daming kinain na ano? Parang ang daming kinain chicharrones. Tapos ang laki ng puso niya, ang daming space para sa iba. Wag, erase. Diba, if you give your heart for others, diba, if you give it to them, nagtataglay din tayo ng kasiyahan. Eh. Just like giving. Tama. Diba, kapag ang puso natin ay mapagbigay, diba, there's joy in giving. Masaya tayo, masaya yung nagbigay, at masaya rin din yung binigyan. Mm-hmm. Ganun yung pakiramdam ng taong merong puso sa ibang sa iba. Correct. Diba? So, napakaswerte mo, may meron kang ganyang klase. Correct. ng taglay na puso. At the same time, si Win, ha? Yes. At the same time, meron kang ganyang klase ng mindset. Mm-hmm. Yun yung binabanggit ni Parker kanina. Kasi hindi lahat ng tao. Malawak ang pangunawa sa ganyan. Totoo. Oh. Hindi niya kayang paghiwalayin yung impression ng nakikita niya at yung lalim sa nakikita ng kanyang mata. True. Diba, may ganun. May lalim kasi, di ba? Pag, parang, ang alam dami ko, namang nangyayari sa body parts ni Parker. Malalim din yung mata niya. Diba? Parang medyo nakakaingit. Oh. Parang nakakaingit kami. Parang yung sa amin, mga sakto lang yung utak at isip. At diba? Yung sa'yo, malalim eh. Malalim. Nakita, kasi you went beyond it eh. Yes. Parang hindi mo nakita yung, of course, alam mo na yung bilanggo factor. Pero more than that, ang nakita mo, you went through it. Ang nakita mo, may x-ray vision ka pa. Yes. Diba? Ang nakita mo is the second chance. Correct. Napaghiwalay mo yun eh. Correct. Pwede pala silang magbago. Napaghiwalay mo yung aura, siguro psychic ka. Napaghiwalay mo yung aura. Dati ka bang nagdadissect ng palaka? Magaling ka siguro sa biology. Explain mo nga sa amin, paano mo napaghiwalay yung lahat? Siguro kapag pinaghiwalay mo yung dingdong, yung mga sangkap ng dingdong, ang bilis mo. Tsaka mapaghiwalay mo yung sangkap ng 3-in-1, feeling ko champion ka. Yung baliw yung kausap mo. Walang kwenta kausap. Nakakaloka. Pero ang, diba, galing mo, ang kasi galing. Doon, napaghiwalay mo kasi, tama, hindi lahat ng tao pwede makita. True. Yun eh. Kunyari, pag nakita kita na pag nalaman ko yung kwento mo na ay ganito, mm-hmm, at ito ang madalas na sinasabi ng ibang tao. Diba, kunyari, kilala kang chismosa sa lugar ninyo, o kilala kang akitbahay gang sa lugar ninyo. Alam na addict yes, ka, ganyan. Ang impression ko din sa'yo ganun. Mm-hmm. Lalayo ako sa'yo. Yes, iiwasan kita kasi baka threat ka na sa akin eh. Mm-hmm. Diba? Pero si May hindi ganun yung nakita, na paghiwalay niya yung impression na yun. Tama. Meron siyang ibang nakitang ganun. Diba? Oh my gosh, because of her mindset. Correct ka. Talagang isasali natin talaga ito sa contest ng mga paghiwahiwalayin. Diba? Parang ganun. O, yung may, pag may contest na ganun, pag samasamahin ang magkakaugnay, parang feeling ko panalo ka talaga. Hindi ko totoo, kasi kaya mong paghiwalayin eh. Ang galing. Totoo. Ang galing. Totoo. Yung parang kunyari may impression. Kamawa, dating prostitute. Oo, di ba? Diba? Parang kung magkakapamilya, magkakapamilya ba siya? Sure ba siya? Magiging loyal siya dan? O babalik yata siya siguro sa dati niyang trabaho? Mm-hmm. May ganun eh. May ganung impression yung ibang mga tao. Hindi nila binibigyan na second chance na pwede magbago pa to, ha? Yes. Na pwede pa talagang bigyan ng pagkakataon para i-prove ang kanyang sarili and to learn from his or her mistakes. Ganyan. Totoo. At ang kagandahan naman dito, for Win, ha? Huwag mong sasayangin. Yes. Huwag mong sasayangin yung ibinigay sa iyo ni May na second chance na tiwala, correct, na understanding, 'di ba? And dapat moving forward, para kay Win, you have to make better choices. 'Yun naman talaga ang mahalaga. Ang galing lang. Nakakabilib yung ganong klase ng tao, mga kabisyo, ha.
kayang mag-isip ng ano ng lalim sa nangyayari sa paligid. Galing. Oo, ganun tayo, judgmental lang tayo. Marami sa atin judgmental. Kung sa ano yung nalaman natin, ano yung nakita natin, yun na yun. Tama. Babash diba? Na natin siya kahit hindi natin alam yung buong kwento, yes. Ha. Isang side lang yung narinig nating kwento, pero correct, nakabuo na tayo ng isang major perception of that person. Ang POV na natin ay ang sama ng ugali, yes, niyan. Pero isa lang naman yung side ng kwento, narinig mo. Narinig, tama, mo ba yung buong kwento? At nakakalungkot kasi mas marami pumapanig sa ganun. Mas marami ang gumagawa nun. Correct. Maraming matatalino, mga nakapagtapos sa pag-aaral na ganun ang perspektibo sa buhay. Correct. Iwasan natin yan, baka mawalan tayo ng yaman kasi kilalang magnanakaw, tama, yan. Tama. Diba? Naku, iwas talaga tayo dyan. Hindi naman makakabuti sa negosyo natin yan, yes, kasi kilala siyang ganito. Diba? Totoo. Oy, pero kaya naman ganun na lang katindi yung bilib namin sa yume. Kasi bibihira yung kaya mo. Yung nakakakita ka ng ganyan. Tsaka yung forgiving, bukod sa, diba, medyo niloko-loko din siya. So, grabe siya magbigay ng second chance. Kaya, ikaw, Win, ito yung ikaw ang gusto namin kausapin. Please, huwag mong sayangin. Yes. Oo. Please make better choices, and that May is a great choice. So, huwag mong sasayangin itong pagkakataon na ibinigay sa'yo. Yan. Galing, no? Diba? Ang daming, daming lesson. Correct. Sa kwento mo, May. Sa true, lalo. Ipagpatuloy mo yan. Kapag ganyan ang mindset mo, ganyan ang puso mo, nako, mananatili kang masaya, nako, habang buhay. Magiging, alam mo, kapag ganyan ang mindset, ganyan ka mag-isip, tapos parang ang dami mo ligtas points sa langit. Naku, isa ka sa mga makakalabang ko sa 300 million na lot na ano na mananalo sa loto. 'Di ba? Kasi may swerte, taglay 'yun eh. Kabaitan eh. Naku naman 'to si Mio.